My question is goes for Dennis. Bilang napaghandaan mo na mabuti yung role mo, you have mentioned a while ago, di ba, sobrang nag-internalize ka and nag-prepare. How did you do away with your role? Since, di ba, most of the actors, medyo, after nung movie, nahihirapan na sila. Paano ka lumabas sa karakter mo? Ako naman po, dahil matagal ko na pong ginagawa, matagal na rin akong artista, and madalas namin napag-aaralan sa workshop kung paano ka-importante mag-switch off ng character dahil sa ganitong klaseng, lalo lang sa ganitong klaseng character, kailangan marunong ka dahil kung hindi, yun yung nagiging problema ng mga ibang artista, lalo na yung mga sobrang mag-internalize katulad nila, Heath Ledger, ganun. So, ako, minamabuti ko na switch off agad dahil ayoko naman dalhin yung bigat ng ng character, lalo na pag ganitong klaseng mga roles yung ginagawa ko. Do you consider your role here as one of your most challenging roles? And kasama ba siya sa bucket list mo? Oh, definitely. Ito talaga. Isa to sa mga roles na matagal kong inantay. Dream come true talaga to para sa akin. And ngayon dumating na to, maka-cross out ko na talaga siya dun sa bucket list na yan. Yun ang tanong niya, bakit? Bakit? Pwede mo naman yung iba pa nasa list. Iba bang nasa list? Yan ang aabangan natin. Dito sa sa industriya, napaka-ano eh. Kumbaga, endless talaga yung possibilities na mga pwede mo pang gawin. Kailangan lang mas maging matapang ka, mag-explore, huwag ka matakot, gumawa ng panibago, and sa tingin mo makakatulong sa pag-unlad ng craft mo at sa career mo sa trabaho. At the end of this the film, meron ba redeeming value yung character mo? Yung redeeming value siguro, well, medyo mabigat talaga yung pelikula. And in other words, wala. Chika! Exciting. Mabigat talaga yung pelikula, pero maraming kapupulutan yung mga manonood nito. Yun ang inaim. Yung mga hindi mo dapat pamarisan, dito mo rin makikita. Pero yun na rin yun. May redeeming value. Meron naman. Naman siguro yung parang bumait siya, bigla naging anghel. Pero marami yung the journey of his character. Mamaya mapapalad yung hindi niyo. Okay. How is it working with Mr. Richard Gomez? Ayun, isa pa yun. Nasa bucket list ko din yun eh. Kasi, talagang nangako si Idol, Richard Gomez. Simula bata pa lang ako. Simula palibhasa lalaki, dahas, mga super islaw, yung tuklaw. Lahat halos ng mga ginawa niyang pelikula, wating, basta lahat yun, talaga nasubaybayan ko yun. And para makatrabaho ko siya, na sinabi ko dito para sa dream role para sa akin, and then makaka-excite ako siya madalas, sobrang bonus pa yun na makasama ko siya dito sa pelikula to and makatrabaho siya. Katulad nga sinabi ko dati, noong una ko siyang nakita, and every time makikita ko siya, talagang nakaka-starstruck dahil napaka-intimidating ng physique niya, laki niyang tao, tapos simula bata ako siya yung talagang parang epitome ng Filipino Adonis eh. So, parang nakakapangliit talaga kapag nakikita mo siya. Okay. Thank you. Ayan, dahil dyan, nasa bucket list na rin ni Dennis ang super islam. Di ba kaya ganun binabakit wating? Kaya super islam. Hindi nakakatawa si Dennis, ang humble niya, considering niya.